Sa State of the Union Address ni U.S. President Barack Obama, binigyan din niya ang isang panukala na pinangangambahang magpapanerbyo sa mga call center agent dito sa Pilipinas. Kung ano, Christina Lazo, ikwento mo. It is time to stop rewarding businesses that ship jobs overseas and start rewarding companies that create jobs right here in America. Send me these tax reforms and I will... Sa kanyang State of the Union Address, ibinandera ni U.S. President Barack Obama na aalisan ang tax incentives sa mga kumpanyang nag-outsource ng trabaho, gaya na lang ng mga call centers, isa sa mga trabahong nakopo ng mga Pinoy. Pero sa kabila ng babala ni Obama, hindi naman nababahala ang Business Processing Association of the Philippines at American Chamber of Commerce sa panukala. Ang outsourcing ay isang paraan sa kanila nga na upang nakapag-survive, upang nakatulong makapag-survive ang kanilang mga negosyo at kumpanya. There are a number of benefits to outsourcing those jobs to countries like the Philippines or India because instead of a lot of those companies being able to close down, they're able to operate in a lower cost environment. So nasa 18,000 pesos to 25,000 pesos lang ang sahod ng entry level ng call center agent na Pinoy kumpara sa 60,000 to 75,000 pesos na sweldo ng Amerikanong call center agent. Pero ang ilan sa mga call center agents ngayon pa lang apektado na. Feeling ko hindi dapat kasi unang-una yung service naman na binibigay natin is okay naman eh. May talent din naman po yung mga Filipino na ideal yung requirements na yun. Nakasalalay na raw sa ating gobyerno kung paano nito mapoprotektahan ang may 1 milyong Pilipino na nabubuhay sa call center industry. Christina Lazo, News 5.